Sandali. Pagka gusto mong matuto magbasa ng Arabic, kung gusto mo, maghintay ka. Manood ka, sa loob ng 10 minuto, matututo ka. Tuturo ka sa iyo ang simpleng paraan ng mabilis mong maintindihan. Kung ayaw mo naman, walang sakilitan. Ang gagawin mo lang is share at like at pwede ka nang mag-leave. Okay. Pag wala yung yon at sumunod nung ito, so medyo makukonfuse ka. Ano talaga? I o kaya I? O kaya uy? Pwede maging uy. Ayun. Ngayon, depende rin kasi siyempre sa word. So pag nandoon si Alif na walang ganyan, intindihin natin, hintayin natin ang ano yung sumunod. Kaf na maliit yung letrang K. Ganyan pagka magkadugtong. Tapos meron siyang ganun. Tapos pag may ganyan, so siyempre, hindi mo siya basahin ng K, hindi mo basahin ng E, kasi ang dumugtong is W o kaya U. Okay? So ang basa mo doon is dapat U. U, tapos meron kang letrang E na meron pataas. So kailangan ang basa mo is ta, ku, ta, tapos lagyan ulit natin ng ba na may alif, may A ulit, ba. So, alam ko na. Ku, ta, ba. Ku, ta, ba. Tapos lagyan natin ito ng ta. And then meron tayo O o kaya U o kaya W. Another sample. Ayan. So ito, simpleng paraan para matuto tayo magbasa sa mga gusto matuto magbasa ng Arabic. Meron akong sikretong ituturo sa inyo. Okay. Ngayon, ang una nating dapat intindihin ay kailangan maging familiarize ka sa Arabic alphabet. Ito ay nasa level ng basic pero hindi nasa mismong alphabet. Anong ibig sabihin nun? Basic, standard na pagbigkas. So ito ay sisimulan natin at hopefully inshallah, sunod-sunod na. Kaya medyo ginabi ako ngayon. Dapat kanina to, pero meron akong ibang mga editing din na ginawa. At naglilinis pa ako ng bahay. So, medyo ginabi na. At kararating ko. Kaya gusto kong simulan. Simulan muli ang pagbabasa at ang pagbigkas ng Arabic. The easiest way na maari matuto ka dito. Ayun. So, ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung Arabic alphabet. At once ikaw ay natuto na dito, mabilis na sa'yo ang pagbasa. Listeno ng Arabic nang wala ng baris na tinatawag nilang baris. O, sa mga baguhan, ano naman ang ibig sabihin ng mga yon? Okay, so tara, let's go! Bale, ito na po ang Arabic alphabet. Basahin ko ng mabilisan mula kanan pakaliwa hanggang pababa. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. So ganun po ang bigkas at ipakita rin natin sa susunod ang stenography style nito kapag ka magsusulat tayo ng mahabaan. Dito ay para sa'yo. Pause mo, ulitin mo ang bigkas. Subukan mo naman. Yalla, yalla. Okay. Ang ating pahabain. Ito ay mahiwaga kong whiteboard na binili kanina. Pero okay lang, magsimula tayo sa maliit. At kung medyo lumaki-laki na rin ang kaalaman natin, saka natin namang lakihan ang ating whiteboard. Okay. So, as I have said, gaya ng sinabi ko, kamahult. Okay. Kailangan familiarize ka muna ng Arabic alphabet. Ngayon, sa mga basic ng pagbasa ng mga
standard ng standard na Arabic pang kinder, pang grade 1, pang tahdiriya, merong tinatawag na baris. Okay, bukod doon sa hurupul hijaiya, ang hurupul hijaiya yun ang consonants. Tapos merong vowels, ang basic vowels ng Arabic, yung baris na tinatawag sa mga bangsa Moro, sa Malay bahasa. At ang Arabic nga ay harakat. Ang harakat, yung mga kudlit, halimbawa, harba, letrang B. Meron ba, meron B, meron bu, meron, meron, pagka ganyan lang. Meron naman shadda, double letters na baris, haraka, yun na may tinatawag na shadda. Yung halimbawa, rabbi, rabbi. So, R, rabbi, para magiging double letters ang ba. So, okay, kaya natin intindihan yan. Mabilis na. Alright. So, ngayon, kabisado mo na yung Arabic alphabet. Okay? Meron tayong gagamitin para mas mabilis tayong makakabasa ng mga billboard, ng mga sulat ng kasabihan ng propeta, o kaya content na may Arabic, o kaya pagbasa ng Quran. At sa level natin ngayon, di na natin gamitin ang haraka, ang harakat, yung baris na mismong halimbawa ta, petrang ti. Di na natin gamitin itong ito, hindi na. Ang gagamitin ngayon natin ay ang tinatawag na auxiliary auxiliary vowels. Ano sila? Ano tong mga ito? Okay. Ang auxiliary vowel na sinasabi kong gagamitin natin ay ang alif, ganyan siya, at saka yung ito, ya din siya, ya, at saka yung waw. Okay, nakikita niyo, maintindihan niyo ba yun? Ayan, ya, ito ay alif, tapos ya, tapos waw. Ayan. Ngayon, itong mga ito, ito ang tumulong sa'yo para mabilis mong mabasa ang salitang, ang sulat, ang isteno ng Arabic. Paano? Ngayon, kabisado mo na ang consonants. Tapos, dahil may mga sulat na wala ng haraka, wala ng vowels na yung mga kudlit-kudlit, ang makikita mo na lang ganito. Okay, halimbawa, isulat natin ito. Ang kudlit na pahaba stick na yan ay alif. Pag meron siyang sa ibabaw na ganyan, hamza. Pag sa ilalim din, hamza. At ganito na lang. Pag ang hamza na yon sa itaas, automatic ang bigkas niyan, A. So kahit wala na yung yon, A ang basa doon, A. Okay, pag nasa ibabaw siya, nasa ilalim, sa baba, automatic naman ang bigkas ay E. O, di ba? Ayun. O minsan naman, siguro depende sa original na bigkas ng Arabic, pwede siya magiging U pag nandoon sa taas. Okay. Pero, yon pagkabisado na natin ang mga phrases o kayo yung mga Arabic words. Alright? Ang cute ng eraser. Ayon. So, ngayon, sinimulan ko siya ng stick ng alif na ganyan, at lagyan ko siya sa ilalim. So, automatic ang basa natin, di ba? E. Ayon. Ngayon, kapag meron ganito,
ya siya. I ito nag i na siya, naging i kasi nandoon na yung hamza sa ilalim. I automatic na yon. Tapos may sumunod na ganito. I, okay? Pagka nandoon yung hamza sa baba, hindi siya pwede magiging I. Kailangan pa rin siya I. Kasi nga, andoon na yung hamza sa baba. Pag wala yung yon at sumunod nung ito, so medyo mako-confuse ka. Ano talaga? I o kaya I? O kaya uy? Pwede maging uy. Ayon. Ngayon, depende rin kasi syempre sa word. So pag nandoon si Alif na walang ganyan, intindihin natin, hintayin natin kung anong sumunod. Kung anong sumunod na consonant. Okay. So, kunyari ito, ayan. Ang sumunod sa kanya ay sin. So, pwede ka mag-iisip. Ais, uis, parang hindi naman bagay, wala namang ganun mare. So, ano dapat ilagay mo? Sabihin mo, subukan lang natin. Is. Ayun, meron na is. Maritis. Hindi. Halit pala. Okay? Is. Ayun. So, yung ito, kasi a siya, yung kudlit na yan, subukan natin idugtong dito. So, ngayon, S at saka yung A. So, ang medyo nababagay sa kanya kanina is, E, tapos is. So, meron siyang pahabang ganyan, di naman pwede isi, hindi naman pwede isu. Dapat isa. Wow. Isa, kasi pataas yung yan, oh. Isa. Pagka ito ay paganyan, pwede siya easy. O kaya na may pagka ganyan, pwede siya isu. Isu. Pero dahil pataas, so, huwag natin baguhin. So, basahin natin ng isa sa. Okay? So, alam mo nang ito ang kudlit ay A o kaya I, pero kasi ang sumunod is Y o kaya Ya. Okay? I, tapos is sa, tapos dugtungan natin ng ba, isab, isab. Sa salitang yakan, tausog, merong isab. Tapos dugtungan ulit natin ng ganyan, isab. So, sabi pagka nandoon mo ito, hindi siya pwede maging ba, hindi pwede maging bu, kailangan bi. So, isa, bi, tapos L, yung lam, isa, makikita nyo, meron siyang ganyan, alit ulit yon. So, magiging ba, ang magiging ba sa ay, isa, bi, la. Isa, bila. Isabila. Okay. So, paano siya i-coconnect na pagka sa mga pang-high level nang wala ng baris, diretso na siya, dugtong-dugtong ng steno, okay? Connected ng each letters. So, ano nang mangyari? Ganyan siya. Tapos, may tuldok ito doon. Okay? Isa, bila. So, kahit wala na tayong baris, mababasa mo na I, sa, bi, la pala ang ibig sabihin nun. Okay. So, tanggalin natin ang sa ibabaw para makita natin kung anong itsura. Ayan. Okay. Dapat yung camera nakatalikom pala. Okay. So, kahit tanggalin ko na yung yon, dahil nakikita mo ang Y, ang Ya ay hindi siya mababagay maging U, maging I. Okay. Dapat I, tapos yung S na may dugtong na A, sa,
Tapos ito na may dumugtong din sa kanya na na Y o kaya I. Okay. Kasi pwede naman siya maging isabay. Pero kasi pagka sa Arabic na lettering, kung gusto mo siya magiging isabay, lagyan nila ng A ulit doon. Isabayla. Pero dahil wala naman, so diretsahin na natin isabila. O, di ba? Yan lang. Ngayon, another sample. Okay. Alam mo na yung kaf na maliit, yung letrang K, ganyan pagka magkadugtong. Tapos, meron siyang ganon. Tapos, pag may ganyan, so, syempre, hindi mo siya basahin ng K, hindi mo basahin ng E, kasi ang dumugtong is double, W o kaya U. Okay? So, ang basa mo doon is dapat ku. Ku. Tapos, meron kang letrang T na merong pataas. So, kailangan ang basa mo is ta, ku, ta. Tapos, lagyan ulit natin ng ba na may alif, may A ulit. Ba. So, alam ko na. Kutaba. Kutaba. Tapos, lagyan natin ito ng ta. And then, meron tayong O, o kaya U, o kaya W. So, ang basa is kutabato. Wala? Kutabato. Ngayon, ito kasi ang dapat matitin natin. Hindi ko pa sinasabi. Ngayon ko pa lang sasabihin. Ito kasi representing as A, pero pwede siya magiging A, pwede siya magiging E, pag nasa baba, pwede rin siya magiging U, minsan, depende sa phrase. Tapos, yung ito naman, o kahit pag dumugtong siya parang ganyan lang, ito naman yung mag-represent ng E o kaya I. Kasi ang Arabic, walang letrang E. So, I. A-I-U lang ang Arabic. A-I-U, babibu, tatitu. Kaya nga sa mga nata, diriya ganun ang bigkas na. An-in-un, ban-din-bun, tan-tin-dun. Yun. And then, meron tayong ganyan. So, ito yung mag-represent ng U o kaya O. O o kaya U. Okay? And then, pwede rin siyang magiging the word U. So, meron na tayong A, E, U. So, itong tsura ng A natin, ito ang E, ito ang O o kaya U. But don't forget na ang Arabic ay mula kanan papuntang kaliwa. Ayan! Sumobra. Sumobra ng 10 minuto. Okay, sa susunod na lecture ulit, at sikapin natin na magawa to every weekend, at maari sa next ay magla-live na ako automatic. So subukan niyo pag-aralan ng alphabet, subukan niyo i-steno ang inyong mga pangalan, at sa live pwede natin tingnan kung o kaya pwede nang ipasa sa akin sa i-inbox yung nasulat niyo. Okay, ayun, sukran. Sa susunod na meeting naman ang mga questions. Mas salamat. Bye-bye.